Magandang umaga po sa bawat isa. In today, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Kaya po, gusto ko pong hingin yung limang minuto ng atensyon nyo at ng inyong oras. Ang ating pag-uusapan po is found in 1 John 4 verse 10. Sinabi po dito, "This is real love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sin." And ang ating pag-uusapan po ngayon is all about John. John the Beloved. Si John the Beloved po is isa sa mga disipulo ni Jesus. He is one of the 12 disciples. And itong si John, tahimik lang siya. Tahimik lang siyang tao. Hindi siya ganun ka-charismatic katulad ni Peter. Hindi siya ganun ka-logical mag-isip katulad ni Philip. Pero itong si John, yung kanyang personality is, every time na nagbabonding sila, every time na nagfe-fellowship sila, siya yung disipulo na lagi nakabuntot kay Jesus. Hinding-hindi siya umaalis sa tabi ni Jesus. Tapos every time na umuupo sila, nagre-rest sila, si John the Beloved yung laging humihimlay, no? Lagi siyang humihimlay dun sa chest ni Jesus, dun sa malapit sa puso. Kaya gustong-gusto ko yung personality ni John kasi siya yung tao na pinagyayabang niya yung pagmamahal sa kanya ng Panginoong Jesus. Biruin mo sa buong New Testament, sa Book of John lang, doon niya lang iniintroduce yung kanyang sarili na siya yung disipulo na mahal ni Jesus. Ganun siya mag-introduce sa ng sarili niya. Sinabi niya, "I am John, the disciple whom Jesus loves." Ayun yung lagi niyang ginagawa. Ayun yung lagi niyang sinasabi. 6 times niya yung sinabi at doon mo lang yun makikita sa Book of John. Siya rin yung nagpangalan sa kanya na siya yung John the Beloved. And gusto ko lang i-share sa inyo na ito yung sikreto ni John. And this is the secret to living life with Jesus. Ito talaga yung dapat na maging nating mindset in regards to living our life today with Jesus. Na dapat ipinagmamalaki natin na mahal tayo ng Panginoon. Kasi sa Matthew 26, no, nung pinakita doon yung ano eh, yung dalawang uri ng mananampalataya eh. Pinakita doon yung mananampalataya na pinagmamalaki niya yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. At nirepresent yun ni Peter. Tapos itong si John naman, siya naman yung mananampalataya na pinagmamalaki niya yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. And itong si Peter, nung Last Supper kasi, alam niyo naman po yung Last Supper. Nung Last Supper nila Jesus, sinabi na ni Jesus sa mga disipulo, nag-open forum sila. Nag-open forum na sila. Tapos sinabi ni Jesus, "So ganito guys, papahirapan ako, sasaktan ako, papatayin nila ako, at ipapako nila ako sa krus. And after 3 days, I will rise again. Pupunta na ako ng langit." Nag-react agad tong si Peter, sinabi nila, "Mamamatay muna ako bago kanila makuha, Jesus, over my dead body. Hindi ako papayag na makuha kanila." Tapos itong si John, tahimik lang, nandun lang nakahimlay sa puso ni Jesus. Pero tignan mo yung pagkakaiba. Pag tayo ay pinagmamalaki lang natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, dun mo makikita na tayo yung pagmamahal ng mga tao, pagmamahal natin, mayroong limitasyon. May limitasyon tayo. Nagfa-fall short tayo. Nagfa-fail tayo most of the time. Kaya tignan mo tong si Peter. Nung hinanap na, nung kinuha na si Jesus, nasan si Peter? Dininay niya si Jesus. Dininay niya si Jesus 3 beses. Sinabi niya, "Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan." Nag-fail sila. And lahat ng disciples nag-fail. Yung 12, lahat sila nag-fail. Kasi syempre natakot sila eh. Lahat sila nag-fall short. Lahat sila palpak. Hindi nila dinefend si Jesus. They didn't have Jesus's back. Pero, yung natatanging disciple na bumalik at pumunta dun sa paanan ni Jesus bago siya mamatay, si John. Si John the Beloved. Yes, nag-fail din siya. Paano na-overcome ni John yung shame? Paano na-overcome ni John yung guilt? Paano na-overcome ni John yung lahat ng yun? Lahat ng kanyang failures, lahat ng kanyang pag-fall short? Kasi alam niya na mahal siya ni Jesu Cristo. Merong understanding si John na mahal siya ni Jesus. That's the difference. Kasi napaka-konting shift lang to, pero napakatinding change nito sa perspective ng bawat mananampalataya. Na hindi tayo dumedepende dun sa ating pag-ibig sa Panginoon, kundi dumedepende tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. That is the difference.
Kasi kung tayo lang talagang limitado tayo. Minsan hindi tayo nakakapag-devotion. Minsan hindi tayo nakakapag-pray. Minsan nagkakasala tayo, nakakapagsinungaling tayo, nagpa-fall short at nagpa-fall short tayo kasi tayo yung tao lang. Pero knowing na tayo ay mahal na ng Panginoon, makikita mo na it will motivate us to do better. It will motivate us to do our best. Kasi secured tayo eh. Secured tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ito yung sekreto ni John eh. Kaya today, mga kapatid, magitayong mananampalataya na ipagmalaki natin yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Secured tayo. Secured tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Na kahit man mag-fail tayo, we understand na God is gonna be there to forgive us. God is gonna be there to help us go through our problems, overcome our situations, overcome our problem, overcome our struggles. Ganun ang Panginoon. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Bible, there is now no condemnation. When you are in Jesus Christ, wala nang condemnation. Kaya, salamat kapatid sa inyong atensyon. I pray na naliwanagan ka ngayong umagang ito. God bless you and God bless your day.